guys, welcome to my channel or welcome to my vlog. I-share ko lang po pala sa inyo yung mga paghahanda ko bago ako MRI, MRA. Una po pala, pumunta ako sa hospital, sa radiologist, dito lang po sa city namin, which is Cagayan de Oro City. At pagkatapos ko pumunta dun sa hospital, pumunta po ako sa radiologist nila. Tapos, tingnan yung nakalagay sa request ko. Pagkatingin po sa ano po, sa request ng doctor sa akin, which is may nakalagay siya na with contrast. Kasi yung request ng doctor ko. So yun po, at saka kinunan po yung ano ko, ni-request po pala ako na kuna ng creatinine to check kung okay yung kidney ko before ako MRI with contrast. I went to the laboratory para kuna ng creatinine. Mga 3 hours po pala yung result niya. But after noon, matapos yung ano ko, laboratories for my creatinine, bumalik po sa radiologist for schedule. Ngayon po ako kinunan, pagkabukas po, schedule ko na mga 11 a.m. bago po pala kayo MRI, is mag-fasting pala po kayo. Fasting. 4 hours before kayo papasok sa loob at injection na ng gadolinium. My advice po guys, kung pupunta kayo, kung magpapa-MRI na kayo, make sure po na wala kayong metal any part of your body, or wala kayong mga necklace. Tanggalin niyo po muna yung mga necklace, earrings, bracelet, or else po magbaon po kayo ng pajama, kasi po yung pantalon po kasi natin may ano po yun, may metal, so bawal po yun sa ano, pag nag-MRI ka. So ano po pa, before pa pala po kayo papasok sa loob ng ano, MRI room, may pipilapan po pala kayo doon. May pipilapan kayo na which na ano ba yung mga does and don't. I-check nyo lang po yun kung may experience pa ba kayo. May mga experience pa kayo, or may experience sa mga naoperahan po ba kayo, may metal po ba kayo sa loob, mga ganun po. Bago pa pala ako ipasok sa MRI, dapat po pag nasa loob na po kayo na MRI room, dun sa machine na pahigain kayo, make sure po na huwag po kayong malikot sa loob, kasi po pag ano po, sobrang likot niyo po doon, kasi unconscious, kasi nasa loob po kayo ng isang machine na capsule. Siyempre, feeling niyo po talaga may ano, parang hindi kayo mapakali doon sa loob. Kaya make sure po, huwag kayong malikot. Just close your eyes lang po para hindi kayo man-nervous. Pag kinabahan naman po kayo, tapos unconscious na kayo, din nyo na maintindihan yung feeling nyo, naiihi ba kayo, natatae, whatsoever. May ibibigay naman po sila na press button in case lang po na unconscious na kayo sa loob. After that, pagkatapos naman po ng within 1 hour, na hindi kayo malikot sa loob, tapos na po. Pero kung sobrang likot niyo po doon, maaabutin po kayo ng 3 hours. Kaya make sure po, practice po yung deep breath. At po, huwag po kayo mag-iisip na mapapahama kayo. Trust
the process. Pagkatapos ko na pong pasok sa loob, ginawa ko, pagkatapos ko pong pinasok sa loob, lumabas na po ako, tatanggalin na pala yung in-inject sa akin na gadolinium. Sobrang namamanhid po yung kamay ko. Pero it's okay po, at wala naman pong ano nangyaring di maganda, di ka nais-nais sa loob. MRI na pala ako last year. It's sa sa neck MRI naman po yung akin. This year naman po ay brain MRI with contrast MRI po yung aking yung request sa brain ko, sa MRI brain contrast ko. Waiting lang po ako sa result ng brain MRI. I hope po na okay lang po. Lord, sana po wala po masamang nangyari. Doon po pala sa nagtatanong kung bakit ako ni-request ng doktor ng MRI. Gagawa po ako next time ng vlog about this po. At saka para po malaman yun yung real status ko na kung bakit po. So ngayon yun lang po yung munang vlog ko. Bye guys, thank you for listening. So hindi ko pala lagay kung nakalimutan ako, pasensya na po kasi yung nasa isip po lang po talaga yung nailagay ko rito. Kaya thank you guys for watching my vlog. Please like po and subscribe. Thank you po.